Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, tabla na ang score sa pagitan ng Team A at Team B. Habang ang tatlong gunggong na sila Sakuragi, Mitsui at Ryota ay nagpakita ng isang magandang teamwork sa laban. Kaya naman, napahanga talaga ang mga coaches ng Kanagawa sa kanila. Habang si Rukawa naman ay hindi talaga magpapatalo sa kupunan ng Team A dahil nakataya dito ang kanyang pride. At dito na nagtatapos ang Chapter 185 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 186 ng Winter Tournament. Nakagawa nga ng magandang play sila Mitsui, Sakuragi at Ryota na naging dahilan para makapunto sila at mabawi nila ang kalamangan sa Team D. Habang si Rukawa naman ay nag-uumpisa na ding manggigil sa paglalaro dahil sa nagagawa na siyang matabunan ni Sakuragi. Kaya naman, ipinangako nito sa kanyang sarili na gagawin nito ang lahat upang sila ang manalo sa practice game na ito. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team B ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Team B! Malapit na ang huling isang minuto! Kaya naman, mag-focus lang kayo dahil kailangan tayo ang manalo sa laban na ito at gagawin natin ang lahat upang mapigilan lamang ang pag-usad ng Team A. Yan ang sigaw ni Rukawa, sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ng Team A. Ngunit sa pagkakataon na ito, sobrang seryoso na ni Rukawa at tila ba walang bakas sa kanyang muka ang pag-aalinlangan sa pag-atake. Naikinamangha naman ni Sendo. Tignan nyo, gigil na gigil itong si Rukawa. At tila ba gustong-gusto ng talunin ang Team A? Naku po, mukhang magandang laban talaga ito ah. Dahil gigil na din si Rukawa. Parehas na sila ni Sakuragi na nanggigigil. Yan naman ang sabi ni Sendo. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. Tama ka nga Sendo. At makikita talaga sa kanyang mga mata ang pagiging isang tunay na mandirigma. At kung meron ng Team A na Sakuragi, meron naman ang Team B na Rukawa. Kaya naman, sigurado akong kayang-kaya nating sabayan ang Team A. Yan naman ang sabi ni Coach Takato. Habang sa loob ng basket naman, ay patuloy pa rin sa pag-atake si Rukawa. Ngunit, agad naman napahinto si Rukawa dahil agad siyang naharangan ni Sakuragi. Sa tingin mo, saan ka pupunta Rukawa? Hindi kita hahayaan ang makalusot sa depensa ko. At kahit anong gawin mong pag-atake sa akin, titiyakin ko sa iyo na madedepensahan ko pa din yan. Yan ang sabi ni Sakuragi. Na talaga namang dinedepensahan ng mahigpit si Rukawa. Habang itong si Rukawa naman ay seryosong nakatitig lamang kay Sakuragi at hindi niya man lang ito kinikibo. Nang bigla niyang binunggo ang depensa ni Sakuragi ng sobrang lakas. Sabay nag-spin moves ng sobrang bilis pa kanan nito. Sabay akmang iaangat ang bola para sa isang jump shot. Habang si Sakuragi naman ay napansin na parang may mali sa mga kinikilos ni Rukawa. Naku! Parang iba ata ngayon ang aura ni Rukawa dahil masyado siyang gigil na gigil sa akin at hindi man lang ito nag-aalinlangan na umatake. Kumpara kanina, halos lahat ng pag-atake niya sa depensa ko ay pinag-iisipan nito ng mabuti. Pero ngayon, parang iba na siya dahil ibang-iba na ang aura niya kumpara kanina. Kaasar, itong katawan ko ay ayaw sumunod sa akin. Buisit, hindi ko na siya magagawang sabayan pa. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay agad na tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Ngunit, bigla namang sumulpot si Hanagata sa likuran ni Sakuragi at sinabayan nito ang slam dunk mabinabalak ni Rukawa. Hindi ka makakapunto sa amin, Rukawa! At ikaw, Sakuragi! Anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nakasabay kay Rukawa? Yan ang sigaw ni Hanagata habang sinasabayan sa ere si Rukawa. At itong si Rukawa naman ay seryoso lamang na nakatiting sa kanilang basket. Nabiglang hinugot ni Rukawa ang bola, sabay ikot ng sobrang lalim papunta sa kilikili ni Hanagata at gumawa ito ng isang layup.
At itong si Hanagata naman ay talaga namang nagulat ng husto dahil sa pumasok ang tira ni Rukawa sa kanilang basket na naging dahilan para makuha na naman nila ang kalamangan sa Team A, 94-96, pabor sa Team B, na ikinatuwa naman ni Coach Takato. Nice one, Rukawa! Napakaganda ng ipinapakita mong galaw! At sabi ko na nga ba eh, na kahit sa loob ng basket ay magagawa mong talunin si Sakuragi! Sige, Rukawa! Ipagpatuloy mo lang yan! Yan ang sigaw ni Coach Takato. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team A ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Mga kasama, tayo naman ang pupuntos ngayon! At oo, nakapuntos na sila laban sa depensa natin! Pero walang silbi yon, dahil babawiin agad natin ang puntos na yon! Yan ang sigaw ni Ryota, nang biglang dumaan sa gilid niya si Sakuragi, sabay bulong ng marahan kay Ryota. Miyagi, magkakata ko mula sa labas, kaya naman, bigyan mo ko ng isang magandang aliyup. At huwag mo nang problemahan si Kyota sa ilalim, dahil may naisip na akong plano para hindi ito makatalon. Yan ang pabulong na sabi ni Sakuragi kay Ryota. Sige Hanamichi, alam ko na ang gusto mong iparating sa akin. Isang aliyup play. Okay sige, makakaasa ka na makakagawa ka ng magandang play na nanggaling sa akin. Yan naman ang sabi ni Ryota. Sabay dribble ng bola at naghahanap ng pagkakataon para sa magandang pasa kay Sakuragi. Nang biglang binantayan ni Maki ng mahigpit si Ryota. Miyagi, hindi ka makakalusot sa depensa ko. Dahil pupersahin na namin kayo upang hindi kayo manalo sa laban na ito. Yan ang sabi ni Maki. Ganun ba Maki? Pero parang imposible naman na magawa niyo yun sa amin. Dahil meron kaming plano laban sa mga ginagawa niyong plano. Yan naman ang sabi ni Ryota. Sabay tumalon at tumira ng isang palobong jump shot. Na ikinagulat talaga ng gusto ni Maki. Ano? Tumira siya ng isang jump shot? Pero imposibleng maipasok niya ang tira na yan. Dahil hindi maganda ang posisyon niya. Kaya naman, siguradong sasablay yan. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Habang si Coach Hansay naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan. Dahil sa gulat nito sa ginawang tira ni Ryota. Ano? Itinira niya agad ang bola? Patay na! Siguradong sasablay ito. Dahil masyadong alanganin ang tira mo na yan, Miyagi. Yan naman ang sabi ni Coach Hansay. Nang biglang nagsalita si Ayako. Coach Hansay, ang sa tingin ko isang aliyo play ang gagawin itong sila Miyagi at Sakuragi. Dahil napansin ko nung dumaan si Sakuragi sa gilid ni Ryota, meron silang pinag-uusapan na silang dalawa lamang ang nakakarinig. Kaya naman, sigurado akong merong plano ang dalawang ito para makapuntos. Yan naman ang sabi ni Ayako. Nang biglang napatayo ang buong manonood, kahit pa ang buong tropa ni Sakuragi. Dahil biglang tumalon si Sakuragi ng sobrang taas. At kinuha nito ang bolang itinira ni Ryota papunta sa kanilang basket. Heto na! Heto na ang henyong si Sakuragi! Ngayon, humanda na kayo Team B! Dahil makikita nyo na ulit ang aliyop dunk ng henyong si Sakuragi! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Habang ang mga coaches ng Kanagawa ay biglang napatayo na din sa kanilang kinauupuan. Hindi dahil sa pagkamangha kay Sakuragi, kundi sa biglang pagsulpot ni Rukawa sa harapan ni Sakuragi sa itaas. Huwag kang umasa na makakagawa ka ng puntos, Gonggong! Dahil hindi ko hahayaan na makahabol pa kayo sa amin! Yan ang sigaw ni Rukawa, sabay tapik ng bola sa kamay ni Sakuragi, na naging dahilan para tumilapon ito paitaas. At nang nakababa na si Rukawa at Sakuragi, agad ulit silang tumalon para kuhain ang rebound. Sira ulo kang soro ka! Pero sige, kung gusto mong maglaban tayo sa rebound, pagbibigyan kita! Ngayon, sisiguraduhin ko na hindi mo makukuha ang bola sa akin! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Habang si Rukawa naman ay seryoso lamang na inaabot ang bola sa itaas. Ngunit, napapansin nito na mas lalong tumataas ang talon ni Sakuragi kumpara sa kanya. Buisip, hindi ko talaga kaya itong si Sakuragi pagdating sa taas ng talon. Kailangan ko makaisip ng plano para malamangan siya. Ah, alam ko na ang gagawin ko. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay pa simpleng binunggo ang katawan ni Sakuragi sa itaas na naging dahilan para mawala ito sa kanyang balanse. Kaasar ka talaga, Rukawa. Ginamitan mo na naman ako ng panggugulang. Buisit, hindi ko na makukuha ang bola. Yan ang sabi ni Sakuragi. Habang si Rukawa naman ay nakuha na nga ang rebound laban kay Sakuragi.
at nang nakababa na si Rukawa galing sa rebound, agad niya namang idrinibol ang bola papunta sa kanilang basket. At itong si Sakuragi naman ay napaupo na lang sa sahig ng court dahil sa nawalan ito ng balanse sa pagbaba. Sira ulo ka talaga, Soro. Nagawa mong ma-check ang alley-oop play na gagawin namin. Tapos nagawa mo pa akong gulangan sa rebound. Napakamalas ko naman ngayon, oh. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili na talaga namang sobrang naiinis. At dito na nagtatapos ang Chapter 186 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito.